Attorney Mark Tolentino sa kini ang balaod karong buntaga. Standby po mo ha sa report nila Radyo Man Jeffrey Gloribel. Kaya doon na sila gisusi karon. Usaka hitabo ngailang nga gisusi karon taon-taon si Attorney Mark Tolentino. Nasa linya Attorney Mark, good morning. To be natural yan. Sa alam mo yung mga bata, gusto nila na yung mga magulang nila. Okay. I'm proud of you. Kadali lang, my attorney, son, my daughter. Marami na akong nakausap na tao, malalaki. Check lang nato ang signal ni Attorney Mark Tolentino kay Donay ni Sapaw Gamay, no? Nga, kuhan, nga audio sa linya ni Attorney Mark Tolentino. Check na to karon tataod kay via Zoom si Attorney Mark Tolentino karong buntaga. Balikan ko. Mas importante yung position nila kaysa yung mga anak nila. At dahil doon may sugat. May... Murag na ay naka-play si Attorney Mark nga YouTube siguro sa iyang linya. Natural yung desire. Kadali lang Attorney Mark ha. Basinog activities mo, whether it be prayer na yung musulod nga audio nga kuan wala man liya check lang nato ang kuan attorney na kay naka-play nga audio diya attorney kasi pag ginawa mo lahat wala. You know for your own diya kasama ng Ives ayang lagi musulod nga alien kadali lang kadyot lang attorney Mark kay gina check pa nato gamay. So maning nigawas kasama sa so maning. Lahi maning gibot ang asa. Itong ikuan si... Iyan ang kuan. Iyan ang kuan. Okay. Bata na... Nagi, no? Paborito niya yung ano? Yung koto. Sa maning audio ron. Yun ang kinakain niya araw-araw. Wala po. Gi-op na ko. Gi-op na ako. Wala naman. Sa'yo yung tala... Oo, paborito niya yun. So wala... Kadali lang, ha? Nagi usapaw. Nay mo sulod nga audio. Basin sa kang attorney na nga kwan? Nga sa iya siguro? Kadali lang. Ito gina-check ng itong communication. Na sila, Jeffrey Ives? Ito na sila? Check daw. Okay, para siren po nato itong ilang impormasyon na gustong ikwan. We can use over the phone. Bakit pupunin ito yun? Kasi yung... Phone lang siguro, Paul. Tapos maintain lang yung video. Para nga makuan murag nagi ito natin na musulod nga kuan nga udyo lain karong buntaga atong siren si Attorney Mark Tolentino sa kini ang balaod karong buntaga kay daghang mga usab nga kasagaran pangutana sama sa nay pangutana diri about sa kaso kaso Mutana siya kay gikasuhan na pero ang nagfile siya og kaso PWD PWD yun sa maniya ang PWD. Nangutan na lang siya unsa daw ning unsa daw ning klase sa kaso kaning gitawag nga plaintiff. Okay. Na-op na. Diyan no. Sige. Maintain lang ang video nato pero naka-audio gyapon si Attorney Mark Tolentino para synchronize gyapon ang atong interview. Attorney Mark Tolentino, good morning sir. Ay, may buntag kasama Ramil kasamang sasi o atong mga suking tigpaminaw sa DXPC Butuan. Medyo gahaman po. Gaham. Gaham, no? Okay. Naigahagong. Attorney Mark? May bunta kasama na, Mel. Yes, sir. Ito mga suking tigpaminaw sa DXPC Butuan. Okay. So, attorney, yung so may mga medyo dakot-dakong issue karon diya sa national, kanyang anti-terror law, nag-pass sila petition sila Justice Secretary Carpio, sila Justice Morales, ilang gi-question ang anti-terror law? Yes, naging constitutional issue ang anti-terror law, labi na katong gitawag na warrantless arrest kay dahil mo ko sa itong batakang balaod na before ka-arrestohon, nagigitawag na search warrant or warrant of arrest issued by the court. So, namag-i-provision nito na bisan pag dili caught in the act, pwede ka-arrestohon o pila ka-adlaw kang i-hold. So, unay constitutional issue na dapat tubagon dito sa Supreme Court. Bye, Attorney.
Muna dapat tubagon sa Supreme Court katong gitawag na constitutional issues. Kung kuan attorney, kung wala pa daw IRR ang usa ka balaod, dili na, na siya mag take effect as balaod, pero gi-contradict man ni Secretary Guevara ano ni Solicitor General Kalida nga naaday mga Supreme Court ruling ani nga even in the absence of an IRR pwede gyapon di ay mag take effect, mag ma-enforce ang usa ka balaod attorney. Ganun ka rin eh. Yes, alam mo, kailangan gitawag na batang formula yun eh. Pag gusto ko magut general statement magunang nasuwat sa batang balaod. So, aw sa kanang gitawag na provision sa anti-terror law, general statement na. So, dapat gina siya i-clarify through an IRR para okay. To avoid any constitutional issues. So, hindi ka pwede siya ma kailangan gitawag na valid na siya na balaod, sabi na napapis na. But for purposes of clarity and detailed provisions sa atong batangang balaod, sa atong balaod sa kanang anti-terror law, dapat nagigitawag na IRR, Internal Rules and Regulations. Okay. Issued by the implementing agency. In this case, the implementing agency, muna siya ang DOJ, mga police, mga yana. So, na-provision ana na dapat i-claro para at least wala'y problema with respect sa mga implementing about the anti-terror law. Okay. Kadali lang, attorney, ha? Mo, kalas lang may kadali sa linya, attorney. Amo sang i-accommodate kadali ng breaking news. Kito na ay patay na palgan sa sus mga barangay din sa Butuan. Standby lang kadali, attorney. Pasensya. Radyoman, yes. Jeffrey Clorabel. Go ahead, Jeff. Go ahead, Jeff. Radyo na ito, Radyoman, Arapil. Si Soconio, labas sa tida. Labas tida. Ang na palgan karon nga naglupaw na sa Agusan na red. Ah, wala, gikuhat din ni Radyoman Ramel. Gumikan kay naligo ni kagapong adlawa. Hubog. Unya, gipaningkamutan sa mga talod nga makuha. Atong ginubihan karon ang chief talod sa barangay Agusan na Pequeño, si Sir Dario Patron. Sir, pakiasoy ko na sa itabo, sir. Yung sa ninyo pagkariskod ko ang maong kating lawa. Sumalawa, ni Mulutaw. Mulutaw nito, wala? Wala, gini Mulutaw niya. Sa gapon na among kita ng diri, wala gaming ang napalgan. Karong buntag, akong kaupan yung studio, may decision rin na ilang nasubo ng tubig ba. Salom. Ato ko sa pagpagita nila, makaplaga ang gibila, tumba ang gibila, patay lawas nga. Nara sa doon pa, kalumsan. Matong ikuha na mo karon, nalubong sa lapot. Wala, wala, ano may tabas mo, nalubos mo na sir. Aga po na maligo ba kundi sila, mga hubog, unong nila kabog, mga hubog. Karon pagpagawa sa iyang kauban, kaya naguguhubo ko ba kung nabi sa tubig, wala na pwede, misaka naman ang uban. Pero kalit lang nawa ang tawa na, ambot kong masipitago ko na sa water lily, pero sila nakauras, wala naman matuwa. Matuwa, amo lagi ko karon buntag nga basin makaplagan ra mo. Siguro sa itaro ni Gito sir, agapon. Mga alas 3:30 nga na itabo ni. Siguro sa kita nga karon buntag. Mga alas 7 pasado na. Alas 7 pasado na. Ah. So, kita pila ka nga lalo sir sir. Sa area. Ah, sa karon nga kuan buwan na karon to gani. Umiyagi to kay naman to nangagi nga mga buwan nga kay nalubos. Okay, so patay no? Patay na. Murag, ang harapas siguro ko yung aking kasultiana kayo. Maasahan siguro sa akong na-computer eh. Pero po yung akong nasungka ng ating mga pang-itabuder eh sa akuan. Okay. Sige nyo. Okay. Patay na, Jeep, no? Patay, Jeep? Roger, Dr. Ginong Ramil, wala na patay na gitabunan na ni Karun. Kisa pangalan na rin? Na pulis sa matak ni Ralonso, Jeep Ramil. Kisa pangalan? Si Soponio, Labastida. Soponio, Labastida. Pinagantay, binagante. Presentay si Tiranio, Sir Jumar Ramel. Uy, tiguwang na din. Yan naligo pagyapon. Hubog? Hubog. Roger, on that. Wala kayo minom. Tagadiyara, Ginat. Tagadiyara na sa akin. Pagin nyo. Tagadiyara na yapon siya sa Purok. Okay na, Purok, sir. Purok Banggimbuaton. Sa akin, sobrang gusto. Pagin nyo, Rajuman Ramel. Okay, thank you. Rajuman Jeffrey. So, wala mga informasyon, no? Lagi ka nalik, ako ba si Radyoman, itin ko minyos, kinu Radyoman, Jeffrey Garamil, next visit, tatakaralan ang number 1. RMN Flash Report. Mga flash report sa kapatayang lawas sa Palgan. Balikan na doon si Attorney Mark Tolentino sa mga pangutana na karumbuntaga kasama sa SAS.
Okay na ya, pangutan na diri Attorney Mark, gikan kan Jason, matud pa niya, good day, ask lang ko kay Attorney Mark, unsay bot pasabot sa plaintiff nga naakoy kaso karon sa RA 9442, akong kalaban, PWD. Mm-hmm. Ang kanang gitawag plaintiff, muna gitawag ang nag-file o kaso, muna gitawag plaintiff versus the defendant or the respondent. Plaintiff ang nag-file o kaso. So ang pinaka-issue, I think, diyan sa kasamarin, ang pinaka-issue kayo, ganun siya itong pagdakops ni Pastor sa Kapa. Si Pastor Joel Apolinario. Oo, kay atong taruhon na unsa nang pasabot ang nang gitawag syndicated staffa. Syndicated staffa. Ang kanang syndicated staffa kasamarin may saat, for the benefit sa atong mga listeners, irrespective of the amount involved. As long as nag-offer mo ang kwarta, pautang, o sa nadiya, ka ng mga investment, kuman more than lima mo kabuo, o isa ka organization, isa ka corporation, isa ka association, including banko, mo na siya itawag na syndicated staffa. Ang syndicated staffa ka sa Marmel is lifetime imprisonment, non-bailable na, except when the evidence involved is weak. So kung na-evidence na gi-file sa kang Pastor Kibulo, gato yung mga Pastor Apolinario, gato yung mga kauban, kuman weak ang ebidensya, pwede sila maka-bail. Pero kung minus ang ilagay ng ebidensya, bugat kayo, mag-isulgi sila bail na. So, labi na kayo na mga dadungagan ilang kaso o gato mga armas, illegal possession o gato mga armas. So, atong klaruhon to, kung gato armas sila mag possess ato, kaya may mga allegations na gi-plantingan ko to. So, assuming na ila to sila ng mga armas, so muna mag-isulgi sila o gawas kay labi na na kanan ng mga penalty, kanan ng mga kaso, kanan possession of caliber firearm, o kanan mga litawag syndicated staffa, is a non-billable offense. So, dili di ay mag-matter ang amount sa involved sa investment, kundi pila ka mga tao ang nabiktima. Yes. That constitute syndicated staffa. Dili, kasama rin, dili pila ka tao ang nabiktima, kung ang nabiktima isa syndicate. Ang namiktima. Kung ang namiktima, syndicate. Kung magpasabot, dapat i-prove sa kapulisan kung sila mag-i-complain at against Pastor Apolinario, dapat i-prove nila na at least lima kabuok ang grupo ni Pastor Apolinario to be qualified as a syndicate. Pag-syndicate na, muna musod ang elemento na syndicated staffa, irrespective of the amount involved. Irrespective. Oh, muna ay klaro nga pagpatinaw ni Attorney Mark. Maing punta ka to ni Mark, ang akong pangutana, nganong tituluhan man ang Osaka Lute nga naka-indicate sa subdivision plan ng Osaka Road? Dalan. Oh, so, kung example, nanay titulo, klaro sa nanay mo kung nanay titulo na, kung nanay may titulo na, ipa-clarify sa nanay mo dito sa Registry of Deeds. O ipa-clarify na dito, unsay basahan sa pagtitulo sa property. Eh, dili man na ingon na kung na subdivision plan niya, naman ay, kay kung na subdivision is based on siya. Kung na mga restrictions ana for the use of property. So, kita sa nani mo dito sa Registry of Deeds para maklaro na to kung unsay basihan sa pag-issue ng titulo. Okay. Caller, good morning! Sir, magpatambag ang tako ni Attorney, sir. Go ahead, ma'am. Tanang, bahin sa 4P, sir, ang kaning 4-piece. Bata sa 4-piece ba? Beneficiary sa 4-piece, sir. Ang mama ani niya, sir, namatay na. Unya, ang papa niya mo igtuon ako. Unya, ang papa ani niya, sir, tuwa sa Manila na narbaho. Unya, kaning bata, sir, mo beneficiary sa 4-piece. Mo nakapangalan sa itim. Kay pagkamatay sa iya hawa, matay niya ang pangalan. Nagkuhan mo ni siya, sir. Dito ni siya sa ilang lula. Tulo ni sila kabuok ang karga sa 4-piece. Ang tulo kabuok ang karga sa 4-piece, sir. Ang kaya, sir. Tagalibas ni sila, sir. Habungga. Unya, narakog puyago. Takop na habungga. Ang kanilang kabata, sir, nang layas ni dito sa libas, gikan sa libas, ning uli din sa puyago, ni anhoy sa akua. Ibali iyaan ko niya, sir. Unya, ang itiimani niya, sir, nagkubra na mag-4-piece. Wala man tagay, sir, ang mga bata, sir. Unya, ang lula kibali niya, sir, diadtuan ako, kay kuhaon ako ang itiin sa mga bata. Bili niya katag, sir. Uy, report na sa panam. Ma'am,
Paliyaw. Yeah, atong Larry Hood sa kasama Marvel, kung atong bata, pila may pila edad sa bata? Pila edad sa bata? 1 sir, 10. Pila? 13, 13. Take eskwela pa ginatron eh. Oh, kung grade 3 pa ang bata, normally... Nag-eskwela pa ni attorney, grade, mo grade 5 pa lang ang edad. Oh, normally, pag ang inahan na matay na, adto na sa amahan, ang amahan ang may authority to represent sa child. Mm. Assuming ang amahan, tuwa sa Manila ang amahan, so pwede ang lula ana. So but at least na ay nagitawag court order. Same na siya sa rules sa family code sa Maramel na dapat na i-court order na i-appoint ang lula or i-an magani as guardian sa bata. Dili ingon na ang i-an lang dito mo adto dito or ang lula na dahil mo adto dito, dapat na ay nagitawag appointment na siya sa korte. Mo nagitawag na appointment as guardian or at least mo represent siya sa bata. Ma'am, paki-refer lang po sa DSWD ang imong reklamo. Paki-refer lang po. Kasi sila maka... Sayo na para matarong ang paghatag sa purpose. Ah, sige. Report mo dito. Sir, nag-report mo ko, sir. Follow up eh. Ang istorya mo ko dito sa DSWD, sir. Kaya ningingon mo ko, sir, nga. Nag-report daw ko dito ang lula, sir. Mahapos ko lo ng mga bataan ang laya, sir. Kaya manghilabot ko lo dito. Nga, kuhan ko lo ka ng magpabadlong ko lo dito sa ilahang lula. Ah, sige. Kumalan ko lang dito. Okay. Report lang, no? I-settle pa na dito. I-settle sa... Okay. Kasama sa... Okay, lang yung pangutan na Attorney Mark, kung saan daw buhaton kong Ilugan o Yuta kaya ang yan papan, na-inherit daw ng Yuta pero wa ma-apply og title ang mong property apan ano na kinik tax declaration nga nakapangalan gid ako no sa iyang papa. Kisa may nang ilog? Ang igagaw, aning iyang amahan? Kung na mag-ilog sa property, depende man ako ang property is gika na sa iyang inahan or amahan sa ilang amahan, so dapat ni problema sa mga pamilya. So unang buhato na settlement sa iklaro sa diha ang kinsa ginay lead na kinsa gintagian ng yuta kung pero settlement sa problema kay pamilya man, so adto sa las barangay para i-settle sa nila. Kung di gid ma-settle na siya, adto ka abogado, then kung i-check do mga titulo, kung ay titulo man or tax declaration, kung man i-manang itawag na mag-file sila og petition for judicial settlement of the property. Mm. But that is only the last option. Mm. Ang first option, settlement sa pamilya through the barangay kung kaya ma-settle. Kung di ma-settle, muna na siyang itawag na judicial settlement of properties with partition of properties. Mm. Okay. Okay, lang pagutan na, Attorney Mark, unsay buhaton kung dili mo bayad og utang, 150,000 yung utang, unya dapat ma-fully paid na yun siya karon nga buwan. Unsa may akong buhaton nga kay kung mo file daw siya kaso, ma-problema na po siya kay makagasto na sa, para sa abogado. Okay. Ang kanil bago mga 150,000, normally, for the benefit sa itong mga listeners, wala'y mapresto sa utang. Mm. But in this case, kung na'y utang, dili man iubot masabot na wala na kay responsibility kung na'y utang. So, in this case, 150,000 naman na ang utang. So, ang unang buhato ni Moana, wadto ka sa clerk of court sa municipal trial court niya sa Butuan, mangay kag form sa small claims. Ang small claims ugod kasama Ramil, kasama sasi, dili na kailangan og abogado. Nalaki fill up ang diha na form, i-attach na nimo to mga ebidensya na naiutang to nimo isang katao, man i-file na dito sa clerk of court dito sa municipal trial court sa Butuan. Ang court ang mo decide. Normally wala din na kailangan og abogado. Okay. Good morning, Attorney. Kinibang kasong grave threat og resistance with disobedience under Section 151 Revised Penal Code. Unsa may silot ani Attorney Mark? Ang kada mga ang penalty ana kada gitawag grave threat depende kung unsa na klase na grave threat, but normally ang silot ana na lang siya sa mga 6 years imprisonment, 6 years but of course under probation na siya. So per offense na siya. So we need to klaro kung unsa gi offense na kung kapila gi-action ang grave threat or wamanta ka ba sa story gun sa kaso kung kay muna mo ito na minimum na maximum depende mo usahay mo abot na siya 6 months 1 day to 6 years up to 12 years. So we need to clarify first sa facts sa kaso kay ang mga penalty magod ang mga kaso, it really depends sa facts sa isang kakaso or sa stories sa isang kakaso. Good morning, Attorney. Mangutan ako si Yuta sa among lulo. Dunay nagsikwat og ila pa kini gibuhisan sulod sa pila ka tuig. Og kaming mga heredero maoy nangusog nga makuha kining Yuta og amo kining gibalayan, Attorney.
Nasayran nga sa nagsakwat, miundang kining pagbayad sa buhis, unsa imong buhaton na attorney para kaming mga eredero may mag-tax anay sa titulo. Adi masayo, okay, kung tangiya na ang inyong lulo, magperma mo o kanang gitawag judicial settlement of properties para extra judicial settlement of properties, pag kumana na, bayadan sa ninyo ang estate tax. Estate tax, bayadan yung estate tax, pag umagbayad sa estate tax, para matransfer na ng property sa inyong mga pangalan, para at least, di na mo ma-problema kay kung inyong ang kuno ng yuta, namatay na, lisod na isigutan, taon, patay na, mas mayo, i-transfer na sa inyo ha, ang property, so, na yung mga proseso, ana, una na, inyo sa bayadan ng estate tax, transfer tax, daghan kay tax bayadan ana, pag umana na, inyo din patituluhan na under your name. Good day, attorney, nanawag akong school head, nga ipa-furred sa ang akong perma sa liquidation, kaya dili siya kalusot sa checkpoint. Nakasupak ba ni Sbalaon? Managitawag, res ipsa locator. Res ipsa locator. Bot pa sabot, the thing speaks for itself. Bot pa sabot na nakasama nga mail, di na siya dapat i-explain ang isang kabutang na sayop-sayop yun. So self-explanatory? Self-explanatory. No. Kasamang attorney, akong papa, attorney, papa sa ako anak, wala man nagsuporta. Iguro din ang ngiti. Wala mo suporta. Pangayuan ako, dili man mo hatag suporta financial. Dili man daw may kasado. Pero ang apelido sa bata, iyaha man. Asa man kumudulan ni para masuportahan ko. Bisan dili iyang apelido ang bata, the mere fact na siya ang amahan, nasa obligasyon sa bata. Di man importanteng kasal sila, bisa pag dili kasal sila ang inahan o amahan, nga naamahan siya na siya obligasyon sa bata. So, at ang sa buhato niya, adto siya sa women's desk sa police station diya sa Butuan. Okay. Paila niya o 9262, economic abuse, psychological abuse, emotional abuse, para ma-versa ng amahan sa iyang bata na mo suporta sa iyang anak. Iyan man ang obligasyon ng iyang anak. So, adto siya sa women's desk diya sa Butuan. Diya, na may NBI diya, NBI Butuan, or sa police Butuan, kanang itawag women's desk. So, dito siya mo file o Republic Act 9262, i-prove lang niya na ang kanang bata na iyang anak, ang ama na anak, kanang iyang demanda. Kaya para madili-madisplace ang kaso. Naipangutan na, Attorney Mark Buntis, kog mga nakay, pero buwag namin sa kumbana. Now, pwede ba na ako nga dilidado ng apelyado sa kumbana sa bata? Kung kasal magani mo, mandatory na gamit na apelyado yun sa bana ang gamiton. Labi na kung siya ang amahan. Kaya kung minyo magod ang bana o ang asawa, there is a presumption na ang bana mo'y amahan sa imong sa anak na gidalaan ang iyang asawa. So, mandatory na siya, di na siya optional. Except kung isla kasal, kana optional na siya na dili, pwede dili gamiton ang apelido sa amahan. Pero kung kasal sila, that is mandatory under the law na gamiton yun ang apelido sa amahan. Sama sas. Okay, laing pang mga pangutana diri ato ning i-check ta namin ako no daw sila karon na di sa may caller. Daya ka caller karong buntaga. Good morning. Hello, good morning, sir. Go ahead. Dala pay pangutana kang Pancel. Go ahead. Diretso, sir. Pancel, nagpalit yung ta gratis na real estate mga hotel. Then, kasbo, dami kong kapag i-pahan. Nga tapos ang old day, karon ako mag-verify ang duty nga kung ipalit. Na-cancel na din itself. Gusto niya akong baton. Ah, attorney? Huwag ako ka dungog sa mga rebel. Pakiklaro na sa imong signal, sir. Gawas-gawas sa imong location. Kaya medyo kuuton man imong signal. Sige daw, unsa to? Go ahead, sir. Sir, ang buwan, kaming nagpalit kong yuta. Palit kang yuta? Installment. Installment lang. Ah. Through one to live broker. Broker. Karon, sa kontrata, kinagaan ko niya sirok sa yuta. Karon, akong i-verify dito sa ROD, kansilado na niya ang yuta. Basta may akong buhat ko na yung hotel. Kansilado ang titulo? Okay. Ang titulo? Titulo, yes. Okay, attorney. Okay, kung yan, that is tapa, labi na mabaligya kang butang na wala diha ang butang, that is clear, simple, estafa. Pero ato sang klaro ho na siya kasama Marmel kung unsa na na-installment na, kung ang deal of sale, is it a conditional sale or a contract to sell? Kanang, na, iba na siyang contract to sell kasama Marmel sa conditional
deed of sale. Mm-hmm. Ang contract to sell, it is only a preparatory contract. Mm-hmm. Normally, muna ipagbuwat ang mga condominium dahil sa putol, ipapaligya, or kung mm-hmm. naman mga balay diya sa mga lote. Subdivision, mm-hmm. ang ilang i-file, ang ilang ibayad diya, contract to sell muna na mga 2 years to pay, 3 mm-hmm. years to pay, mm-hmm. minsas ilang ilasang ikayon ang tanan mga dokumento. Mm-hmm. Provided na naaslay license to sell okay. gikan sa SLURP. Uh-huh. So, atong garo na, katang iyang pagpalit sa yuta, installment maghanap, is it a subdivision or mm. direct sa owner? Uh-huh. E kung direct sa owner na, karawal sa nato, kung unsa na kontrata na, is it a license to sell mm. or a conditional deed of sale? Mm. Task nila na istorya ka sa mga mail, kay very komplikado ng property na pagmaligya. Kung mm. yun sa gin pag-transfer ang yuta sa iyaha, mm. labi na na, na ang yuta mang kawa, maka na titulo na nawa siya kay Bao, naway titulo, that is a clear estapa ka sa mga mail. Okay. So pwede nimo kasuhan itong estapa, sir. Good morning! Hello? Hello? Okay. Medyo paki-kuhan ka ng pikiyan signal. Great ko, anong banggitan nga investigador sa Buena Vista Police Station? Si Naminaw sila karon, si Police Staff Sergeant Tatay Ilustrisimo sa Buena Vista. Ah, yes. Hello, Naminaw. Naminaw karong butaga, attorney. Okay, naibangutan na, attorney yeah. Mark. Mangutan na lang ko kung maapektuhan ba ang validity sa marriage sa akong parents kung wala masubmit sa local civil registrar ngadto sa PSA ang ilang documents. Unsa daw iyang angay buhaton? Okay. Ang ganang pag-register sa kasal kasamang ramil, kasamang sasi, mm. from local civil registry padong dito sa PSA is just formality. Mm. It is not a requirement or for the validity of marriage. Mm. As long as na ikasal, kasal na sila. Kaya mag-o mga registration, mga inanak sa mga mail, it is only formality para na ay ebidensya na kasal mo. Mm. But di na siya mo ay requirement na kasal mo. Mm. So, di na may pagsawan ang validity sa kasal. Ang unang buhato lang ninyo is katong kuwa magay na registro sa from local civil registry, transfer lang dito sa PSA, mm. iparegistro lang kar, pwede na ipaluap na buhaton sa local civil registry padung dito sa PSA kay ilang man ang require ilang man ang obligasyon kay kung di na buhaton na pwede na to na siya i-demanda og administrative case plus graft and corruption kay ilang man ang obligasyon na i-register ng ilang i-forward ang documentation from local civil registry LCR padung dito sa PSA but it as what I've said bisan pag negligent ang mga LCR, it will not affect the validity of marriage. Okay. It will only affect the evidence of the validity of marriage. Like okay. Na siya kasama Ramel. Hello, good morning. Okay, good morning. Yes. Hello. Siya nang usap itong tanong, sir. Go ahead. Napi-anak siya nga ka nang naka-tuhan siya. Naka? Isa ka ninyo, sir. Naka-unsa siya? Naka-unsa? Nakabuntis siya sa kaminyo. Ah, nakabuntis siya sa kaminyo. Oo. Okay, tapos, nanak na dito siya, sir. Nang anak, tapos ang naitagumbit siya, kasi hindi sa babae siya ang bana ang kuan, ang bata. Gi? Di apelido niya sa iyang bana ang bata. Ah, was na anak sa iyang bana? Na, ana, ah. Na, pero, nakapagkakarin bali. Okay. Okay, attorney. Kung muna ka sa Marvel. Okay. Kung muna nakaso ka sa Marvel, ang bata, as what I've said, pag nabuntis gani ang asawa bisan pag ang amahan ang iyang gidala sa tinutiyan dili iyang bana there is a presumption ng amahan ang iyang bana presumption na siya mo na napangati ang bana kay namatay presumption na ang amahan atong bata sa iyang bana pero assuming na natay ebidensya na ang amahan dili dito ang amahan pwede mo file of petition of paternity diha sa korte petition of paternity pero kailangan nato i-prove na katong iyang anak boy amahan ato pataa so nagis lang ebidensya na the best evidence karon kanang gitawag na DNA or any other for example ang amahan wala ang iyang bana tinuod na bana wala there's Pilipinas kundi tuwa sa Saudi tulo na katuig wa pakabalik natingha ka kanong asawa na versus sa Pilipinas so muna yung mga impossible na mga evidence but kailangan na ang court order mag-file sila ang petition for paternity of the child para at least matrans ma-otro ang pangalan sa or ma-correct ang birth certificate sa bata adto sa iyang tinuod na amahan. Okay. Ma'am, unsa na imong problema, ma'am? Good morning, good morning. Sir. Good morning. Taga-asa man ka? Taga-barangay 14, Limaha, ma'am. Limaha. Sir, Borong Otso. Unsa may problema ta?
Mga taon na lang, magkatambag lang ko ka nga, Atty. Sige. Tolentino. Eh, taon na. Kana? Kani. Kana ang headset para madungog din mo sa attorney. Sige, go ahead, ma'am. Taon na ko ni sa ulo. Sige. Hello, good morning, attorney. Oh, yes, good morning. Kanang nakuy, patambay sa imo, attorney. Kanang, naman kukuy, gipailan sa barangay namo, Masalima, ha. Niya, nagkuhan mo itong Martes, wak man kong magpaamay kabol, pwede na ikong upirma nga wak man kong magpaamay kabol. Mm-hmm. Ah, okay. Kailangan, gawin ulit muna, ay yung perma, kung di ka gusto makipag-settle, ay perma. Ay, perma. Okay, ang barangay, anak, kung example sa barangay mediation mo kasama Ramil, kung di magkasundo ang duha ka partido, ang barangay mag-issue CFA, Certificate to File Action. Muna yung buhaton sa barangay, CFA. Dili ikaw mo perma, kung wak ni, wak muna kasabot niya sa inyong settlement, wak muna kasabot, ayaw perma, kaya ba't mo sabot? Wala ka ni Oyon sa inyong kasabutan. So, ang barangay, kung di maging ma-Oyon, ang barangay mo issue ang CFA, pagkuman, pag mag-issue CFA, dito na scrutin na pusayon ang kaso. Kaya ang purpose mo sa barangay, mediation, settlement. Amicable. Di ba na, dili ba na ingo na ang purpose barangay, kasi mo daog, why daog, why field di das barangay, ang purpose das barangay, settlement lang yun. Settlement. So, ba't masabot kung, wa, kaning Oyon anang ilang karang inyong ikasabutan, ayaw perma, wala ang buhato sa barangay, mo issue na CFA. Certificate of File Action. Ay, pirma, ma'am. Hindi makakapausay. Oo, di ko kay... Ang gibuhat mang gudani sa sinugdanan, itudlo-tudlo ko niya nga naong ukwarta sa covered court sa barangay 14 Limaha. Naglingkod lang ko, ikalitan ako niyang tudlo-tudlo o naong ukwarta. Tapos? Imong... Tapos, ipailan ako siya kaso. Sa? Sa barangay. Sa barangay? Oo, nag-hearing niya itong piso 30. Ilamang yung kung puksong papirma, di yung kung papirma. Ayaw, pirma. Kay... Ingon man ni Kapitan nga, ang ako kunong pirmahan, katulad tong gistoryahan na mo sa akong kalaban. Kapasaylo ay mo sa, kwan? Sa barangay, wala? Wala. Di ka mo pasaylo? Wa man po, mga ipasaylo. Ako di ay mo upir. Pero ayaw i-file niya sa barangay, kaso nito sa court, sa fiscal. Oo, niya. Oral defamation. Oo, niya, ningon ko nga, dili ko mo pirma ka, kay wa man ko magpaami ka mo, papirmahon magyo ko nila. Ayaw, papirma. Oo, niya, karon, ipadalhan na po mig notice atong para mo hila itong Martes. Okay, proseso man naman. Proseso okay, man sa barangay court. Proseso lagi. Karon, gikan ko siya kay LJ, si Kapitan. Muna ko na ibalaon karon nga mo mag-agig ko no sa barangay. Lupon. Oh, mag-agig lupon. Oo, niya kay hindi magyapon ko mapasitol pa ako sa lupon. Ayaw, pasitol. Pag umasa lupon, mo issue na dahil ng barangay certificate of file action. Di pa man sila muhatag na ako. Wapaman na human nag-usay. Pag di mo makasabot, mo issue na ng certificate of file action, i-file din mo sa piskal ang imong kaso. O niya, kanong papirmahon ko nila para... Ayaw, ganit pirma. Para daw ma-receipt nga to sa lupon. Di man kong pirma. Kung abisan o di kong pirma, ma-receipt gina sa lupon. Namang manaman kong... Basaha sa ang dokumento sa imong pirmahan. Basaha sa. Tao din mo, kung pirma lang ka na, proof na dadawat din mo, di pirma kayo, wala ni problema. Pero kung pirma ka kay para oyon ka sa kasabutan, wala ka ni oyon, ayaw pirma. Ayaw pirma. Ano, ma'am? Ina si Kapitan, wala kay pirmahan nga dokument nga mag-settle. Di ka mag-settle, nga magpasaka kag kaso. Pero gamay rin magkaya na yung unan naman. Silingan na, di ba? Oo, silingan. Paghusay rin mo lang, ma'am, Kaya mo gusto mong dakos ko. Magkaso-kaso pa ka. Dugay kayong kaso. Namoy mga panginabuhian, mag-hearing, langay. Giingnan naman kag-bunag na kwarta. Oo, niya. Sinugnan ang anak sa SAP. Gamay rin, ma'am? Sa SAP, niya. Mo lagi ni nga kaning akong gi kaning tulo-tulo nga nang kwarta dili ko na siya puro official mo gisugo ni Kapitan. Eh nga man lang ko nang kwarta ikaw sa imong naong ana. Oo. Gamay kay nga problema ma'am. Nya nata sa mga ka pit Oscaron lisod kay magkaso-kaso. Maulagi. Oh, reglo na lang mo. Nya balusi siya kay nga ikaw sa man na imong naong. May na lang ko nang kwarta kay gwapa man. Ikaw mura na giring-giring. gamay nga mga kwan ma'am niya kaning ka panahon nito karon lisod kayo magkaso-kaso. Di ba to ni sakto among tambag ka to ni no? Sakto ra kay magkaso-kaso mo ang abogado ang ayahay. Wag ito na suko tong yan nga palakiro kini tawhana ni. Kani man gud siya. Kini tawhana ni. Wa pagay kay mo krimen. Suspect na ang dagway. Kani man gud siya attorney. Kani put siya nga
sugo ni. Yes, what's possible, magpinasailuan. Pinasailuan na lang. Okay, gumera na lang ako. Kaso, ma-stress ka ng kaso, ikaduha, gasto pa. Dili ka madato sa kaso. Ang madato sa kaso, ang imong abogado. Abogado. Attorney, salamat sa imong oras. Kamukunta ka. Thank you, sir. Ay, salamat. Salamat kasama ng Emil, kasama sa si, o katong mga talking tigpaminaw sa DXTC Butuan. Thank you. Si Attorney Mark Tolentino sa Kiniang Balaon. Inyo lang ang Rajuman. Sasi Babar. Amil Banggi sa Takarang. Attack. RMN.